Real me, dare to leap. Mga kaibigan, isang mapagpalang gabi sa inyong lahat. Welcome to the Realme Mobile Legends Cup Season 3. Kami yung magiging shoutcaster. Ako si Shinbo with a 1-4 and I. At ako naman si Wolf, wala pa rin akong tagline. Wala pa rin tagline. 2020 na, mga kaibigan. RMC, syempre ay suportado ng ating mga sponsors. Maraming salamat syempre sa Home Credit, Go The Shop, Extreme, Asus, ladies and gentlemen, and Polyprints. Our official gaming gear, ang Logitech G. Official talent partner Rumble Royale and presented by Realme, supported by the P Project. Yeah. Sana okay naman ngayon, no? Sa mga manonood natin dyan. Medyo malambing ang gabi. Okay. No? Hi, Ben, no? Sabi yung gabi. Or feeling ko kasi ngayon lang tayo nakalabas din, no? Mahira din tayo makalabas. At actually, ngayon lang ako nakapunta sa isang casting setup ulit. Normally tayo nagse-setup ng mga camera. Oo nga pala, naalala ko na. Di ba, kahit may feeling upo ka, tas wag kakas ka ng ngayon. Tas opisina pa eh. Ladies and gentlemen, what we have here would be the Archangel FEL, no? FEL? And versus the Battle Hawks, no? Coming in from the BO3, those witness earlier that I think it ended up 2-0. In favor of, kanino yung ko, sino nanalo? SGD Phoenix. Oh, diba? Ganito kami kalapit dito, nandito lang. Ito lang. May ano lang eh. O manalo lang. Nagaturo ka lang. Mga kaibigan. Yun yung kwento ni Jose Manalo dati. Oo, oh, no? Lagi lang nadadamay sa... Parang part siya nung creatives. May ako ng camera, tapos lagi lang nadadamay. Very, very relaxed. I hope you are as relaxed as we are right now. Yes. For this RMC because yeah, it's Mobile Legends. Every Wednesday, parang Shinbo, ito na yung, kumbaga may pro circuit sa weekend. Pag gusto nyo mag-chill ng konti with us, may pagkulitan. Every Wednesday, marka nyo na every 5 p.m. Sa totoo lang, no, napapaisip si ano, si Anthony. Hanap tayo siya ng ano, parang ano pang games kaya maganda isama sa RMC. Ah. No? Kasi he was thinking already, season 4 na yung iniisip niya. Grabe. Diba? Para kasi yung si Realme, parang Realme talaga yan si Anthony. Di ba RMC season 3 tayo? So iniisip niya na yung season 4. Uh-oh. Si Realme, pagka-release niya ng isang phone, iniisip niya na yung... Iisip niya na yung next phone. Sa totoo lang, pagka-release na isang phone after ilang weeks, nire-review na ni Shinbo. Tapos yung scheduled post na yun. Oo, iniisip na kaagad ni Realme kung ano yung susunod na. Bigay shoutout sa mga ka-squads natin. Would you know na, matagal na natin kasama din for Realme. Pero yun, I'm just thinking of kung magdadagdag tayo ng game dito. Oo, tingnan. Yun ang uso eh, Among Us eh, di ba? Ano, i-comment nila sa comment section. Baka meron kayong mga suggestions. Na games, pero, no, for RMC. I think the draft is ready. Yeah, tingin na natin sa draft, mga kaibigan. Huwag na natin patagalin to. Archangel FEL versus Battle Hawks. Yung logo. Parehas na parehas yung logo. Grabe, papagalingan pa lang ng lipad to. But I think this is the female Archangel. Yes, yes. Bakit ganun yung... Ito talaga, sa... Hindi ko alam kung ilang beses ka natin kailangan pa ulit-ulitin, pero ulitin natin. Ayusin po natin ang ating mga pangalan pag tayo ay gusto maging pro. So, ah, yeah. Yun lang sa akin. Pag gusto natin maging pro. Alright, well, una ko rin nakita, mga kaibigan. Paborito ko sana yan eh, pero pag butaw niya, sure lang ako. But here we go. Ladies and gentlemen, we have the draft here. No, quick mention lang tayo ng bands dito. They're already eyeing the main funnel here. And you know, Uranus. Talaga no, preferred band talaga yung ano, yung Celine na pa rin for the support. I think, I mean, not really to be biased. Seryoso, I'm not biased kasi I don't play Selena support. Oh, yeah, eh. I don't play Selena support. Pero kasi, ano eh, the damage without items is too much on this, ano. Yun yung what makes a good support din. Hindi mo kailangan ng farm, hindi mo kailangan ng sobrang daming item. And you still dish out massive impact for the game. Kaya, totally understandable na simula ng MPL and even here at this Wednesday night RMC, nakaban pa rin yung Selena. We got PNK and also Yuzong na inalis dito. Now, wanna mention, ito yung laging tanong, kahit si Midnight nagtataka dito. Kalib, no? First pick. Yes. No? Ito na yung mga arguments mabayon sabihin na kapag pag meron dalawang OP heroes or may mga limang OP heroes, pero yung mga team, at yung mga players lang sabi, eh, piliin mo tong si Khalid, for example. Mm. At ang napaka-simple explanation lang is comfort. Yun lang. Trick mo talaga laruin. Okay. Kahit anong mangyari, kahit ipilit mo,
sa kunwari Shinbu, sobrang ganda talaga ng mga Popol and Koopa support or ng Lunox mint. So, pero ano pipiliin mo? Vaselina pa rin. Ganun so, eh. Minsan yung mga professional play or mga sa teams, for some weird reason, hindi mo matatagal sana na yung factor ng comfort. No matter what happens, ang tao, comfort na lang. Oh, yeah. Comfort is very important nowadays. Sa panahon ngayon na punong-puno ng pain. Ladies and gentlemen. Mismo, mismo. Oh, sige. Pero, nararamdaman, alam ko din niya ngayon. Kasi parang, sige, pick mo na yung Khalid. Ganun, pick mo na yung Selena eh. Pag naka-over na, naka-pre-over na, at hindi pinag-iisipan pa ng team yung approach nila para sa game dito. It got answered for by the Kufra and also the Tams. I don't feel that much action actually for the side lanes here. But ito, napaka-threatening nito. Nakalusot yung Uranus. Oh. I cannot but feel na sana pinalusot na lang yung, ano, yung YSS if you are first pick. No? Para pina-first pick na lang yung YSS. Pero Uranus still very dangerous as a pick. But not to mention the side lane is chosen here. Unless they will go Esmeralda. Ah, nakaban pala yung Esmeralda. Ayun na, Matic. Matic talaga, baban na Esmeralda. Bali, yung nakikita ko na lang dito is yung X-Borg para sa Battlehawks na kaya pumatay ng Uranus. But we do know, generally speaking, na ang Uranus talaga ang, ano bang term? Safest pick overall sa meta ngayon. Yeah. Kahit saan? Ewan ka. Same formula. Ang hirap magkamali. Oh. Ang hirap magkamali sa Uranus, in our opinion. You can be countered, yes. You can mess up your timings, pero ang obvious lang naman sa Uranus yung kapag nag-overstate ng World Cup mo eh. At if the team doesn't know how to rotate in accordance with your Uranus, but that's right. It's one of the easiest rotations to do. Mm. You stay on one lane, the harder stay away from you. Paano naging mahirap yan, di ba? Pag pinuntan ka, pag hinayaan ka ng kalaban mo na mag-farm, good for the team. Good for the team. Pag hindi ka hinayaan, kumuha ng tatlong hero para sa iyo. Good for the team. Good for the team. That's why that's what we want to mention how safe the Uranus is. Nagiging threatening lang talaga yung Uranus if there is the Esmeralda because he is rendered useless. The pressure that he establishes on team fights is easily checked by the Esmeralda. Miss out some of the picks on that one pero makikita pa rin naman natin 'yon as we head on to the game, guys. Yep. So mga viewers natin diyan, do not forget na ipakalat itong broadcast natin dito, no? The RMC Wednesdays, sinasabi nga natin. RMC Wednesdays. Binabati ko nga pala si Manjin, tol, mga pinaglalike niya. Ay. So, yung poster, Yung poster, oo, tama nga pala. Yung poster account ni Manjin. Relax ka lang sa paglalike ng mga kung ano-ano pictures. Kita ka kasi. Si Manjin. Here we go, ladies and gentlemen. Game number one between Archangel FE versus Battlehawks. So we have ano pa pala, ayan nga, Roger main panel. And grabe yung Archangel FC, FE, meron pala silang Atlas din. Oo. So, sobrang complete nga nung kanilang opposition dito, pang professional. Yun yung term natin. Pero, tingnan natin kung may sagot ang Battlehawks. Ang nakikita ko na approach nila dito is yung Thumbs na tatapat dun sa pressure lang ha. Hindi sa actual Uranus, but the pressure. Harith needs to take off, pero ang dami man nilang problema when it comes to taking down the tank is the side laners of FE. Don't that. They're punishing the Harith all. Hindi, actually, Angela yung tinamaan. They're ignoring the Little Wanderer. They really want to pressure itong ano ha. Yes. Itong purple buff. I'm not sure though the capacity of Kadivers, the energy impact pinangahawakan ni Kulo. Ayun, binitawan niya, Curse of Grove. Pero lumapit na dito si Rian, mga kaibigan. Fire Missile si Slugger on that. Wala pa pala siyang, ano, wala pa pala siyang energy impact. Curse of Grove lang talaga. Third plus auto attacks. Rian into the frontline. Wala rin Fire Missiles to. Ngayon pa lang lumabas yan. Round 2. So, what might be on the first blood? We were for the mid lane side natin. Silipin natin yon. It was of the Rafael. It was of the Farsa. Yes. Almost a close call for that. Pero di, ano lang to, distraction lang to. Kung titignan mo ang ating Roger, nakakuha ng perp ng orange buff ng kabila. Yun pala naman yung target. So, hinayaan nilang fake contest. Kumbaga, fake invade. Tatawag natin sa purple buff. Kunwari mag-invade sila pero they're just distracting yung Battlehawks. Sobrang fake nung ano, sobrang fake nung invade. Pwede willing si Dacross na mag-perfect match for that part, no? So, what happened here is Jerome. Tinapagyan mo ng Zaman Force. Obviously, enough to get the kill. And of course, take down that Atlas. Dumating kagad dyan si Octavia. Tingnan natin, kukuha niya yung Angela. Lumayo. Flicker gets burned out. But on the backside, here comes the Arabu. Dito si Krisha, mga kaibigan. Khalid ang tatrabaho dito. But I think that should be it. Walk away, they leave each other with a 1-1 scat. Okay, so one for one trade-off. And
mga supports lang naman. I'm not sure if Persephone is acting as a support Angela kasi the last time I saw Angela was a side lane. Mm. But it seems to us na mukhang ang side lanes dito is ex-Borg Tam. So 100% sure na support Angela na hindi na ganun ka-impactful in the meta. I can see na pag under-level kasi Angela, wala masyadong impact. Ah, yeah. Because the term is, hindi siya ganun ka-impactful as compared to a side lane. Pag alam na ng kalaban na wala kang surprise pa. Hindi ka nakakapagbulat sa Angela na kahit suotin ng Angela, suotin yung Angela dyan, hindi problema. Uh-huh. That is very risky for your team. That definitely reduces your offensive capacities in great depths. No? Let's see here. Maglalapit dito si Depros. Actually, nasaktan si Persephone. Pero should be enough. They were able to get a tag. Outer bar sa dito. Mamawala pa. Hindi na rin matatag yung ating Atlas. Octavia will have to walk away. And speaking of the Angela na hindi ma-update, pero yung may suot sa kanya, yung harik dito ng gigigil, it should be it. That should be it. Should be enough. They're gonna kill. I think that's 3-4-9 and leaves us a 4-4-1 in favor of the Battle Ox. I like it. Kasi ginagamit nila dito yung Angela instead of dealing the damage on the offlane. Parang yun kasi yun yung impact niya na pag sumasanib siya, siya rin malakas. Pero dito, ang ginagawa niya is ina-activate lang niya yung Harith na mas confident kahit mag-dive. Yeah. And not to mention na clip yung Farsa. Oo. Feeling ko kung nakapwesto muna ng mabilis yung taas ng Farsa and re-engage, they could have pulled off that other cookies. Exactly. Eh. Okay. Yeah. Yeah, Cole here has her ult up. I don't see the na nagamit yung kanina. It was a quick catch yata din doon sa Farsa. Ewan ko natalo na ni Shyla May Samson. Ah. Kagabi. Version of crowd control. Pero look at that. Look at the burst. Mm-hmm. That is weird, ha? I mean, you shouldn't be caught like that easily. Yep, I think that this point, medyo papagalita mo na yung Farsa mo na maraming deaths na pay to test. Oo. But a good pay to leaks that was at ako yung Kufra Kilshin. Oo, lapit dito ulit. Like and pounce. Pero syempre, Wolves Roar na lang muna. Should be enough for them to walk away. Pero still, the control here is on the side ng Battlehawks. I'm actually curious, no? Parang, Battlehawks could have a lead here, eh. Pero it doesn't stop the Atlas. Atlas, obviously. No? Later, no? Wala pa nang isip na term for that, eh. Pero para sa akin, ito yung mga impact heroes na kahit lugi kayo sa goal, isang magandang initiation lang. Oh. Okay na eh. That's... Ito yung mga gusto mong mga klase ng lineup. Tiyan mo, establish yung push. Oo. Dun sa top. Bigla na silang lamang. Yeah. And that's still it. That's still the presence of the Atlas. Yes, they're able to take the push for mid lane here. You have to be careful though. Initiating here. Pwede silang i-counter-initiate pero may parts ang babackup. Yun na lang siguro. Atlas ito ng frontline. Beautiful in the leagues but still should be enough. Para yung Harith ay masusta na. Dito nga dyan na. Biglang nawala din yung ating ex-Borg. Habang lapit kagad at nanggigigil ng Baron Hawks. There is gonna be the Saffron Force. Goes for Cole. Tapos perfect match para sa likod. Pero yun na yun. That's gonna be a 2-4-2. And at least upon na-engage nga ng Archangel FE dito, naka-re-engage ang Battle Hawks. Battle Hawks, ito na they would have lost the Crash already. Uh-huh. Ang ganda nung paglikod dito ni Leia ng ating ex-Borg. Although, namatay pa rin si ex-Borg. At least, nahayaan niya na makakuha pa rin ang kills ng Harith. I also like the confidence dito ni Harith. This is what I like. Ito hindi ka pwede mag-Harith at kulang pa sa... Papayat sa dash eh, no? No, dapat buulog mo. Oo, tapos may may Angela ka pa. Oo. Pag hindi ka nag-dash, mababalukan ka na buha mo. Ano, mag-Harith ka pa? Mag-Harith ka pa, mga kaibigan. Masterful play dito na pinapakita nga ni JT1 Jerome. Tingnan natin doon kasi lapit si May Samson. Tapos Fatal Leads ulit. Pero pala, medyo late. Tingnan natin. As the Feather Strike worries if yung pala naka-cooldown na. Pero ang dating nakapasok dito sa likod bigla ng ating kalig na queen sila, mga member ng Battlehawks, AJ, Tijoro, would have to walk away. Still na sustained, hindi. Namaalam na pala yung Angela doon. That's a big winner for Archangel. Yeah. So, it's more about timings at this point, Archangel yes. FE. Ang ginawa nila, okay, sige, olans tayo sa mga first two clashes. Mag-farm tayo ng content. Pero tinatry na mag-sumayaw dito sa Archangel FE, pero pinanood lang siya at sinaktan. Attempted for a highlight play. Okay. Piling ko attempted for a highlight play. Kasi that's a 1v4. Oo. Literal.
Hindi na tapar na retribution. Feeling ko may retribution siya by that time. Pero talagang, oh, ano lang. High pressure talaga. I think na-feel niya na, oh, gagamit lang na beta links, baka pwede pang pwede, no? Lumaban dito. Oh. Kaso, walang malakas sa malami talaga, Roshin. Oh, binati, sinabi natin sa araw, dapat apang ka, yun, oh, medyo. Tapang talaga, siga ako, siga. 4v1. 4v1 na tapang. Sabi niya, may Angela, ako. Napaparating eh, no? Laban niya. Ayun, nahawaan. Well, let's see here, ladies and gentlemen, mag 3K on the Gold BBT ang pinangahawakan ngayon ng Heart Fusion FE. Yung kanilang lamang na nagagawa ng Harit Angela combination ay na-offset na Beta Links. Kanina ba? Beta Links. Kanina pa nasushoot lang. Ngayon, dahan-dahan natututo ng mga member ng Heart Fusion FE na makapag-follow up. That's gonna be it. The fire sticks here. We'll be landed on, pero I think that should be enough. Masaya na rin yung Heart Fusion FE. So, timing based again na sa Heart Fusion FE. They know na hindi sila ganun kalamang, lalo na dun sa times na napipita sila ng Batatok. So, pinag-farm muna nila si Uranus and si Khalid. Nung naramdaman nila na ready na, na may ano na, kumbaga, makati na. That's when they fought and they are gonna do it once again. Jump in from the export. The very big fight sa actually. I kind of feel, no, even Batatok would need to take a breather na dito. Oh. Kasi talaga, marunong na. I mean, alam naman talaga ng Archangel FE. Pero that there is an observable change in playstyle dito ng Archangel FE of layering their skills. Yes. That whenever they layer their skills, by default, they will get a winner. Yeah. They have lots of AoE. Ah, oh, okay. So, one thing na gusto ko rin pala i-point out kung bakit Khalid ang kinukuha kasi individually, for sure, may mga arguments kung sino mas magandang hero. But Khalid is a very good team fight hero. Ah, yeah, of course. With Sandstorm on that part, nahila dun pabalik kaagad yung Atlas natin na really that tanky and ang withstand the damage na binibitawan dito ng ating inner mid laner. Zaman Force not gonna be available. That leaves Octavia to establish once again pressure. Ito rin sinasabi natin yung game pressure ng isang Uranus. Oh. Pwede ka gumabal dyan hanggang one third health mo. Hindi exactly. Confident nga. And yeah, yun na. Nagpa-pressure na dito yung Archangel FE. And it will take a lot of communication. Try nyo kung may 5 months point kayo. Tapos, naramdaman nyo, level 10 yung Uranus nyo. May Oracle, Enchanted Talisman. Ayan o, oh, mag-attract ka ng attention ng tatlo. Yeah. Tapos, i-push mo yung ibang part. Or mag-take ka ng Turtle, for example. Yeah, and that allows them to converge into the mid lane part. No? Nawala yung Angela. So, no. Actually, yeah, support for siding. Sasabihin natin, in theory, maganda yun sa siding. Support. Pero hindi, Angela is the enabler for the exactly. Harit, no? Kung mangyari yung 4v4, hindi mananalo yung Battle Hawks dito kung wala yung Angela. And then, again, kahit gawin nyo yung math, there's no hero kill na worth ng isa or dalawang Tore or a Turtle. Ah, yeah, you yeah. always would want to trade for a Turtle. Yeah. For daming mga teams din nakakausap ko, yung mga pros. Okay lang mamatay yung isang, kahit nga core, kahit yung carry mo mamatay, basta makakuha yung Turtle no, or yung objective. Mm. Pala, ano eh, the gold sticks. Oo. Sa totoo lang, feeling ko kasi walang masyadong gold punishment pag namatay sa ML. I think so, I think wala. Diba? So, I think literally wala. Literally wala yung punishment. Wala kang negative, wala kang walang gold sa'yo eh. So, oh, diba? So, wag namatay kaso. Exactly. Man, some balancing stuff here. Like lapping up. We got 15-10 para dito sa laro natin. Once again, ito nga, objective that we are talking about, it would be the purple buff. Lapit doon, si Ming Samson, ang daming hindi ito matama sa kanya. But I think it should be enough. We're gonna stop each other to the far side. Pero ito na yung AoE na biluga mula sa mga buhangin ni Khalid. At tingnan natin dito, Kai's Killer tries to roll the slaughterous sides, palapit kay Defrost. Tapos round 2 yata, hindi pa na, that's gonna be the holds out. And Lycan Pass doing a lot of damage for them. But I think it's gonna be Kai's Killer still remaining. What a close fight mula sa mga Battlehawks. But here comes the champion. Here comes the Atlas. Goes in, goes for the clean up. Sidestep na lamang palayo. Din si Ian. And of course, JT Jerome John will try to re-engage. Buti na lang wala crowd control yung Atlas. Yes. And this is actually a horse, so we will be able to merge him up. Oh, by the way, ang ganda ng execution ng export. So, as that Harith, if I'm the Uranus at that point, maraming kung bakit confident dito si Octavia. Octavia, yeah. Mararamdaman ko, uy, dalawa to, kaya ko to patayin. Pero na-outmaneuver siya nung expert. Biglang may last insanity na kaya ito. Yeah. Tapos nag-over the bout para hindi maabot ng Ionic Edge. Mm-hmm. Ang talino, actually. Yung execution mo natin sa battle. Yes, and that was well fought, no? From the looks of it, napaka-rewarding pa rin talaga. Mapigilat si Cole. Okay. I kind of feel na, ang dami na miss out ni May Samson doon. Mm-hmm. Pero one of the things lang, ang sinapak nilang talaga was of that Farsa. Mm-hmm. So, I feel like na-shoot naman yung mga skills doon. Pero not as
not as layered. Yes. Kumpara dun sa mga unang unang setups na nagawa dito ng Archangel FE. Yeah. Hence, what we are observing here right now is actually the retake of the game ng Battle So, what happened there was merong Vital Links na ginamit. And unfortunately, parang 1 or 2 seconds late yung San, what do you call it? Feather yung Waling Feather Dare is like totally na-cancel. Kasi natalo na. Ah, yung Sandstorm. Regime Sandstorm. Is hindi, pagdating niya, konti na lang yung tinamaan niya. Kasi na, pag nag-Fatal Links ka, wala naman talagang hold yun eh. After all, so mga nakakas ka. Paglapag. So, we saw na kapag hindi, okay naman yung layering, pero I guess yung timing, yung kulang. Yes, yes. Which is also part of layering, by the way. Kailangan ano eh, maganda yung pakakompress ng skill eh. Tama yung arrangement, hindi na siksik. yun, tama yun. I guess that's the perfect one. Parang, ang ganda. Hindi tama eh, parang may grayham, may cream, tas may cream. Pero hindi lang siksik. Hindi lang press. Pag ginawa mo ng kutsara, either drug or cream lang nakuha mo. Diba? Eh, gulaw. Kailangan siksik yung ano, mga, sa mga recipe yan. Alright, so, going back to this game, this is actually swinging back and forth. Right now, the damage is serious coming in from the Harith, no? And there is a demand for Archangel FE to layer their skills. Look at the swing on that part, diba? For the most part, because of the battle logs. That is expected, in my opinion talaga, na mag-spike yan onto the blue. Kasi, hindi lang naman team fights yung nakuha nila tol eh. Pati rin yung pressure ng Atlas. Ay, ng Uranus, Talaga ano yan eh, ma-establish yun. Pero now, it's dipping. Yeah. It's dipping na, pababa na ulit. So, merong timer din dito ang ating Roger, knowing that this is a Harry versus Roger carrying matchup. And in the late game, it's gonna be Harry decided. But, napakalakas naman kasi ng pag-take ng objectives with this Roger taking that Lord now for Archangel FE. Battle Hawks, I wonder bakit hindi mo na sila nag-apply. Siya lumabag! Yung sinasabi nating siksik, kita mo yun? Habang nasa ere, ni Raging Sandstorm, talagang puwing na puwing ganyan. Maxi, wala ka nasinungan eh. Di ba? Kasi nabuhay ka ng buhangin. Nasa Bakyo sila dati. Oo, nasa Bakyo si Baktayson. Si Baktayson. Kala mo, Arabo, hindi pala, higsigara mo na. Ninja pala. Ninja pala mga kaibigan. And that's the thing. Now, again, you have to be very careful of AoE skills, despite how behind the team is. Once they are doing properly, once they are set up properly, they can swing the game in a very big manner. Katumayan sa kanina ba si Defrost talaga to? Shoot ng Fatalix, hindi na biro. Flicker. The bigger place, which is weird. Gumawa ko dati ng highlight play ni Reflesia sa Atlas. Tapos nagtatawa sa mga comments, lagi nyo sinasabi, madali lang yan. Madali ba talaga? Pero kung ganda na maglaganda yung magagawa. Hindi pa gaya pa ng unang pagkita. Anyway, it's about to be concluded. Let's see here, Dominion Base, we're coming for 2. The good for the base, there is still an artillery niyan. And then yung set to coming into the base. Kung hindi pa yata pinapayagan mismo ng Battle Hawks. Dumi-distansya muna dito sila Octavia. Habang si Kai Skiller into the front line, pero wala na sa Father and Inferno. And we get re-engaged by the Feather Dare Strike. And that's it. This game number 1 through massive at siksik na layering ng skills, Archangel FE takes victory. I like the fact na madaming chance na hindi, kumbaga, madaming opportunities dito si Defrost at every single opportunity makapag-fatal lang siya. Yeah. Kinukuha niya. Yes. I also want to comment, kaya rin